Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, KSA. Ako ay nagmamaniho pabalik ng Alhasa, galing ng Alcobar and Damam sa speed na 120 dahil maraming kamera. Kapag lumampas sa speed limit, tiyak mayroong kamera na mag-click. Kung makikita ninyo mga folks, mga kababayan and mga kaibigan, ang pagmamaniho ng gabi ay hindi madali. Pero may nagsasabi na mas maganda magmaniho ng gabi, at may nagsasabi rin naman na may advantage at maganda ang magmamaniho ng araw. Of course, mas maganda na magmaniho ng araw. Kanya lang, mainit. Especially pag summertime dito sa Kingdom of Saudi Arabia. And kung mapapansin natin, marami ako dito sa gilid ko ng mga malalaking trucks. And ito yung mga drivers na bumabiyahe ng gabi. So, sila ay bumabiyahe ng mga lalayong lugar dito sa Saudi Arabia. And kung mapapansin natin, may mga naka-parking sa gilid ng highway. Bakit kaya? Dahil sila ay nagpahinga rin ng kakaunti. Dahil hindi natin maiiwasan talaga, ang pagmamaniho ng gabi ay talagang nakakaantok. Ayan. Kaya naman yung ibang mga driver ay nagpapahinga sa tabing kalsada, tabing highway. So maganda magbibiyahe ng gabi, especially kapag may mga ilaw, mga street lighting. Dahil ito ay malaking tulong sa mga drivers. Yan. And then, mapansin natin may mga speed limits. Ang mga malalaking trucks, according sa mga road rules and regulations dito sa Saudi Arabia, ang mga malalaking trailer trucks ay may speed limits lamang sila na 80 kilometers per hour. Kaya sila ay mabagal. So ang tendency ay nakakaantok. So kung mapapansin natin na yung iba ay talagang nadidiskrasya dahil sa antok. And doon naman sa mga bumabiyahe, like for me, hindi lang naman ako madalas bumabiyahe ng gabi. Bumabiyahe lang ako ng gabi kapag mayroon akong sasadyain sa ibang lugar. So, naranasan ko dito yung aantokin. And of course, kailangan mong mag-drop by muna sa coffee shop para minom ng coffee, para magising ng kaunti. Because driving from a long range drive is sometimes so difficult. So kailangan talaga kondisyon, eksaktong tulog, and of course meron ka laging kausap hanggat maaari, because driving alone is so difficult also lalo't wala kang kausap. Kaya mas maganda meron kang sound. Of course, pagka nasa deserto kasi, wala naman mga FM radio rito. So, magagamit mo yung car radio. Ayan. And then, mapapatugtog ka na lang, especially worship songs,
you're Christians, if you're not, mili ka na lang ng mga awiting nais mo. And then, maging maingat ka din, of course, marami mga checkpoints. And kasi bawal ang camera dito, bawal ang, what I mean is, bawal ang cellphone. So, hanggat maaari, naka-position na maayos yung cellphone mo. Ayan. Okay, going to Alhasa, ang aking pinabaybay na highway. Dahil galing ako sa Alcobar, Damam. Thank you. So, there is a camera. Nag-flash yung camera because overspeeding yung nasa unahan ko. So, now, pagdating naman sa penalty ng camera, meron din ditong kategorya ng penalty. Like for example, the maximum limit speed here from Alcobar to Alhasa is 120 kilometers per hour. So kung 120 kilometers per hour ay lumampas ka roon, let's say naka 130, so you have above 10 kilometers per hour, 10 kph ang iyong exit. So doon pumapatak ang 300 reals. And more than that, kapag umabot siya ng 140 and above, pumapatak siya ng nasa mga 500 to 600 reals ang penalty. So mahirap sa mga biyahedor, mahirap sa mga, you know, sa mga bumabiyahe, especially sa mga truck drivers, mahirap sa kanila yon. Mas mahirap sa lahat, aside from mga local dito, pag marami silang pera, hindi mahirap sa kanila ang amount ng 300 or 500 reals. Kaya naman sila overspeeding lagi. Kung mapapansin ninyo, over sila ng 140. So, base sa akin, naranasan ko na nagkaroon ng penalty dahil naka 140 ako sa aking speed. So, nag-penalty ako ng about 500 or 600. That was last year. So, ngayon, dapat talaga maingat. Okay. Thank you.